Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa Kapernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga-Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka. Ikaw ang banal ng Diyos." Subalit pinagwikaan siya ni Jesus, "Tumahimik ka. Lumayas ka sa taong iyan." At sa harapan ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lamang sinaktan. Nang gilalas silang lahat at nagsabi sa isa't isa, "Anong uri ng pangungusap ito, makapangyarihan at mabisa?" Pinalalayas niya ang masasamang espiritu at sumusunod naman sila. At kumalat ang balitang tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Father. Ngayong araw po ay ipinapaalala sa atin ng ating mga pagbasa na tayong mga sumusunod kay Jesus ay mga anak ng liwanag. Sa unang pagbasa, sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica, paalala niya na tayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Sa mabuting balita naman, narinig natin ang engkwentro sa pagitan ni Jesus at ng lalaking inaalihan ng demonyo o ng masamang espiritu. Namalas natin ang kapangyarihan ng salita ni Jesus. Ang salita ni Jesus ay nagbibigay ng liwanag, nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng paglaya. Sa English po, katumbas ng salitang liwanag, kadalasan, ay ang salitang light. Ngunit sa English, ay may dalawang posibleng kahulugan ang salitang ito. Kapag sinabi nating light, maaaring ang ibig sabihin nito ay, una, tumutukoy ito sa liwanag o ilaw. At pangalawa, kapag sinabi nating light, maaaring ang ibig sabihin nito ay magaan. Kaya naman sa banal na misang ito, hilingin natin ang biyaya mula sa Diyos na tayo ay maging tagapagningas ng Kanyang liwanag. Maparamnawa natin ang dilim at kawalang pag-asang kinasasadlakan ng ating kapwa sa pamamagitan ng ating pagtutulungan at pagpapaalalahanan sa isa't isa. Gayun din naman, maibsan nawa ang pasanin at pasakit na nagpapahirap sa ating kapwa. Sa paggunita natin ng kabanalan at alaala ni Mother Teresa, ang dasal natin ay matularan nawa natin siya na nagsilbing sinag ng liwanag ng Diyos sa kapwa nating nakalimutan o napabayaan na ng iba, sa kapwa nating nabibigatan at nahihirapan sa buhay. Ipinagdarasal natin na mapanindigan natin at mapangatawanan na tayo ay mga anak ng liwanag. Amen.